Magandang umaga po, kabayan, at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Ano ho itong balita na ito? Mga fisherman daw dito? Opo, itong mga kababayan po natin na karamihan sa kanila nagmula sa Ilocos Region ay nahikayat na sumampa sa barko. Ang barkong yon ay dapat papunta ng Taiwan. At ang trabaho nila, tama kayo, mga fisherman sila. Opo. On board a vessel ship. Kaya lang, napunta sila sa Namibia waters. Namibia? Opo, sa may African region Africa, po yun. Napakalayo. Southern Africa, okay. Malayo na ito. Oo nga po eh. Hindi pa po yun ang problema, kabayan. Ang problema, abay, ang trabaho nila ay against environmental laws dahil sila ay nangunguha ng shark's fin. Eh, bawal po yun. Nangunguha ng? Shark's fin. Shark's fin, saka, sa pating. Opo. Eh, bawal po yun. Ay, isa pong labag sa environmental laws, ang international laws natin at saka Namibian waters laws. Kaya po sila ay kinuha at sila ay kinukop sa Namibia ng mga otoridad doon para investigahan yung fishing vessel na napunta doon. At na patunayan nga na hindi doon dapat ang kanilang tungo, kundi dapat ay sa Taiwan. Sino may-ari ng ng naturang vessel? Isa pong Taiwanese. Employer at sila po ay accredited sa ating ahensya. Dalawa pong manning agency ang nag-deploy noong 35 nating seafarers. Kaya nga po tayo ngayon ay nag-imbestiga. Sasampahan po natin ng kaukulang kaso. Yung manning agency? Yung manning agency, yung employer. At siyempre may human trafficking and forced labor. Dahil ang balita natin, kabayan, overwork, no? Mahigit 24 oras na pinagtatrabaho at pagkatapos walang bayad ang kanilang overtime at sila po ay nade-delay sa pagtatanggap ng allotment. Kaya napakarami pong violation. Kaya nasaan po yung mga isda? Ay, sa katunayan po, sila po ay na-repatriate na natin. Okay. Sa tulong po ng embahada, ng ating DMW at lahat po ng opisyales. Sila po ay napauwi na dito sa Pilipinas at sila po ay inendorso natin yung kanilang kaso sa DOJ at IACAT upang sampahan po ng kaukulang criminal case. Ito ho bang Trioceanic Mining and Shipping Incorporated at Diamond Marine Services and Shipping Agency Incorporated, ito ho ba yung mining agency dito sa Pilipinas? Tama po kayo, kabayan. Yun. Ito po ay lisensyadong manning agency. Okay. No? Pagkamat kahit lisensyado ito, kapag may violation ka at hindi mo sinunod yung mga regulasyon po ng ating Department of Migrant Workers, may haharapin ka pong kaso. Oho. Sige po, abangan namin kung ano mangyayari dito sa manning agency na ito. Dapat lamang na maparusahan sila. Nasa na yung mga isda, kanya-kanyang uwi na? Apo, umuwi na po. Yung iba po, nag-aantay na lang muli para sasampa po muli sa barko. Okay. Maraming salamat po, Yusek, at good morning. Salamat din po. Ingat po, kabayan.